Hello guys, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. So ngayon guys, panibagong araw at isa na namang panibagong video ang ating ituturo sa inyo. Ito po ay para sa mga taong mayroong tunay na magkarelasyon. Ibig sabihin, nagkaroon talaga kayo ng relasyon. Hindi po lamang yung parang ikaw lamang ang nag-claim na mayroong kayong relasyon. Kailangan man nagkaroon kayo ng connection ng taong ito. So pwedeng-pwede ito sa inyong mga ex, kahit ang inyong mga ex, pwede ito sa babae sa lalaki, lalaki sa babae, at pwede ito sa magkalapit na relationship or kaya naman sa long distance relationship. So pwedeng-pwede po natin itong gawin as long na kayo ay nagkaroon ng relasyon. At nahiwalay naman kayo, basta nagkaroon kayo ng relasyon, ay pwedeng-pwede natin itong gawin upang hahabul-habulin at hahanap-hanapin ka ng taong ito. Yung hindi siya mapapalagay, hindi siya mapapakali, talagang magiging laman ka lagi ng kanyang isipan. So ito po ay sa pamamagitan ng ating mga lipstick. So gagamit po tayo ng lipstick. Yung luma nating lipstick, kailangan yung lipstick na nagamit na ninyo ha? Kailangan ang gamitin natin ay nailagay na natin ng ilang beses na sa ating mga labi. So nagamit mo ng lipstick, yung hindi mo napahiram na lipstick, yung ikaw lamang ang gumamit guys, okay? Yung lipstick na ikaw lamang ang gumamit na lipstick na yun. Kahit luma ng lipstick, pwedeng-pwede. Kahit yung lipstick na trinay mo na, hindi mo nagustuhan as long na nagamit mo ito at hindi mo ito napahiram sa iba. Okay, so ito po yung aking lipstick. Kailangan natin ng isang butil ng bawang, kailangan natin ng kutsarita at asukal at baso na may tubig. Okay, so ang unang-una po natin gagawin, syempre ay ang ating lubos na paniniwala. Lagi natin pinapaalala na sa kahit anumang bagay ang ginagawa natin sa buhay, kapag kulang tayo sa dedikasyon at paniniwala, hindi natin tiyak ang mga makakaganapan o maaring kalalabasan ng ating mga ginagawa. Kaya kailangan guys, talagang buo ang inyong tiwala, nakafocus kayo sa inyong gagawin. Okay. So kapag handa na po lahat ang ating kailangan, ang gagawin po natin, kuhanin po yung bawang, isit aside natin, at kuhanin ang lipstick, ganun din ang puting papel. Kailangan puting papel guys, na walang yung puting papel, na walang mga stripe, yung notebook, hindi po pwede, kailangan bond paper ang inyong gagamitin. So dito, lalagay natin ang pangalan ng ating target. So, sino ang gagawan mo nito? So, dito, ilalagay mo ang kanyang kumpletong pangalan. Ito po, halimbawa, ayan yung kumpleto niyang pangalan. So, sa baba naman, ayan, kumpleto niyang pangalan. Sa likod, so, itong tatalikod, ay isusulat mo, yung lipstick ko ay naputol na. So, sa likod, ay isusulat mo ang salitang, hahabul-habulin mo ako saan ka man naroroon. Hahabul-habulin at hahanap-hanapin mo ako saan ka man naroroon. Isa lamang guys. Hahabul-habulin at hahanap-hanapin mo ako saan ka man naroroon. Okay? Pangalan dito sa likod, ang salitang hahabul-habulin, hahanap-hanapin mo ako saan ka man naroroon. Pagkatapos po nito, ang gagawin po natin ay itutupot po natin ito, papasok. Kasi tayo ay humiling, kaya papasok po. So itutupin natin ito, isa, dalawa, tatlo, and then after that, pwede pa natin siyang itupi, apat, at lima. Apat, lima, anim, at pito. So, pwede natin itong itupi ng pito or limang beses. Limang beses or pitong beses ay pwede natin itong itupi. Ngayon, pagkatapos mo nito ay hawakan mo muna ang papel na ito. Hawakan mo sa iyong kamay ng paganito, magdasal ka ng isang ama namin, isang sumasampalataya ako, at saka isang ama namin, isang sumasampalataya ako, na hanggang ipako sa krus po lamang. Okay? Isang ama namin, isang sumasampalataya ako, hanggang ipako sa krus po lamang. Pagkatapos po ay ilalagay na natin ito dito sa ating baso. So ilalagay mo ito dito sa ating baso. Ganito lang, huwag mong itutulak, basta ilalaglag mo lang siya ang papel na yan dyan. Huwag mong itutulak or ipupush. Kailangan ganyan lang po lamang siya. Ngayon, kapag nandyan na ang ating papel, bigkasin mo ang kanyang pangalan. So kanyang pangalan, halimbawa siya si Robert Dornan. Robert Dornan, hahabul-habulin mo ako, hahanap-hanapin mo ako, saan ka man naroroon. Robert Dornan, hahabul-habulin mo ako, hahanap-hanapin mo ako, saan ka man naroroon.
Robert Durnan, hahabol-habulin mo ako, hahanap-hanapin mo ako saan ka man naroon. Pagkatapos po nung tatlong beses natin naibigkas ang ating kahilingan, ay ilagay mo ang ating bawang sa tabi ng ating papel. So ilalagay lamang natin yan. So huwag hahayaan or huwag silang ipupush para lamang lumubog. Hayaan mo sila na kusa silang lumubog. Pagkatapos po nito guys, kumuha ka ng maliit na kutsarita. If ever na mayroon kayong honey, ay mas mainam. Ngunit kung walang honey, ay pwede tayong gumamit ng brown sugar. Mas mainam kung gumamit tayo ng brown sugar. Okay? Ma'am, pwede po bang gumamit ng puting asukal? Pwede naman po. Pero kung mayroon pong brown sugar, ay mas mainam. So ito po ang ating kukuhanin. At saan mo po ito banda ilagay? Ang gagawin po nito ay ilalagay mo ito dito sa bandang papel. Sa papel, sa taas po ng papel, hindi po sa bawang. Okay lang na malagyan ang bawang, pero dapat priority natin ang paglalagay nito sa ibabaw ng papel. So, ayan. Lalagay natin ito sa ibabaw ng papel. So, ayan. Okay lang kahit tumagpumagsak po yan. Okay lang po yan. So, pagkatapos po nito ay hawakan mo ito. So, hawakan mo ito. Muli mong bigkasin ang kanyang pangalan at kahilingan. Pangalan, kahilingan, pangalan, kahilingan. So, tatlong beses ulit habang hawak-hawak nito sa iyong mga kamay or sa iyong mga pala. Pagkatapos po nito guys, ay ilagay mo ito sa parte, sa loob ng iyong tinutulugan sa bandang itaas. So, halimbawa, mayroon kang kabinet doon, sa taas po ng kabinet. Pwede pong sa loob ng kabinet, basta sa taas, huwag po ilagay sa baba. Sa taas ng part ng inyong kabinet, doon sa lugar na walang ibang makakakita nito. Okay? Doon sa lugar na walang ibang makakakita nito. Andin bago ka pumatulog sa gabi. Nang pitong gabi, bago ka pumatulog sa gabi, kuhanin mo ito at bigkasin mo ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. Gabi-gabi po yan hanggang sa matapos mo ang pitong gabi. Pagkalipas ng pitong gabi, ay maaari na natin itong i-dispose. So, paano po ang pag-dispose nito? Maaari natin itong ibaon sa lupa. Maaari natin itong ibaon sa paso, lalong-lalo na kapag tumubo ang inyong bawang. Kapag nagkaroon ng dahon or nagkaroon ng basta tumubo ang inyong bawang, ay lalagay ninyo ito sa paso na may lupa. Ma'am, paano po kung wala kaming paso, wala po kaming lupa? Maaari natin itong ipaanod sa ilog. Maaari natin itong ipaanod sa ilog. Ma'am, wala pong ilog. Maaari natin itong ibaon sa paso na may halaman. Imposible kung walang paso na may halaman. Okay guys, maaari natin itong gawin mamayang gabi, Martes, or kaya naman ng Biyernes bago matulog. Muli paalala, tiyakin na sa bawat nating ginagawa, anuman ang ating ginagawa, ay mayroon tayong 100% paniniwala upang mas madali nating mapagtanggupayan ang ating kahilingan. Ito ay subok na, napakarami ng napatunayan, nasa sa inyo kung paano ninyo ito gagawin. Dapat gawin ng tama at buo ang inyong paniniwala. Ayan po lamang guys, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat.